Yes, good morning mga kapiston. Ngayon, nandito tayo sa highway ng Pagadian Ipil. Ito, papunta to ng Pagadian. Tapos ito naman is papunta naman to ng Ipil, Sampuanga City. So ngayon, itong vlog ko na to ay ituturo ko lang kayo sa aming farm. Papunta ng farm, yung dinadaanan namin na araw-araw saka yun kalsada, kung ano bang ano ng kalsada namin. So to, papasok tayo dyan. Yan ang ano, papunta ng Goodyear, yung planta ng Goodyear, yung plantation ng Goodyear. So tara, hindi ko na ikakat kasi para ano na, kasi yung camera ko nasa helmet, hindi ko na tinanggal. Papunta to ng bundok. Ipapakita ko lang sa inyo yung mga daan dito, kung gaano kalubak-lubak. Pero hindi naman siya mahirap na mahirap na mahirap talaga na daan. Normal lang na daan, kaya lang lubak-lubak talaga siya. Ano bang lubak-lubak sa ibang terms ng Tagalog? Hindi siya patag, hindi siya sementado. Yun lang. Sa Bisaya, bagsak. Bagsak ba? Tama ba? Ito nga palang kalsada na to, ay kalsada to ng Goodyear. Goodyear company dati ng mga Amerikano. Taniman to ng goma. Ayan o, mga goma, bagong tanim. Pero ano na yan, kinukuha na nila yan ng juice. Katas ng yung dagta. Dagta ng puno, rubber tree. Ayon. Susunduhin ko rin yung asawa ko doon, kasi nandun yung asawa ko, tatakang aking anak na pinakamamahal. Shout out nga pala sa mga laging sumusubaybay nga pala sa akin, lalo lang lalo na yun, laging nanonood sa akin maski pangit ang mga aking mga video. Maraming salamat sa inyo. So nandito na tayo, start na to ng lubak-lubak. Yan, Goodyear pa rin to, Goodyear. Kaya lang ngayon, hindi na to Goodyear. Anong pangalan na ito? Garba. Kung tawagin na to, Garba eh. Yan. Ang putik nga talaga. Maputik talaga rito. Itataas ko lang yung paa ko kasi matatalsikan to ng putik. Tulad niyan, tinan mo. Buntag. Ayan, nag-ano ng kahoy. Tinan mo, ayan o, habal-habal yung kahoy, sinakay sa motor. Yan ang transportation dito ng mga kahoy. Kita niyo yun? Tumatalsik yung putik sa legs ko eh. Hindi pa naman ako nakapantalon, naka-full gear. Nagpo-full gear lang naman ako pagka kung malayo talaga yung biyahe ko. Yun, pupunta ako ng Sampuanga. Ito, malapit lang naman to eh. Mga 7 kilometers lang to from sa bahay to farm namin. Ito, plantation to ng Goodyear. Puro ano yan, rubber tree. Itong kalsada na to sa Goodyear to. Garba. Lubak-lubak talaga. Kaya dito yung bearing mo talaga rito madaling masira. Aray ko, putik na.
Yan o, dahil ka ng talsik sa paa. Pero bali, wala yan sa XR. Yung lubak-lubak na yan. Dadaanan niya lang yan. Kaya yung dating motor ko dati dito, yung GD110 ko, yung inaayos ko ngayon. Ano siya? Madaling masira ang bearing nun dati rito. Siguro mga sa isang buwan, nagpapalit ako ng bearing. Ah, mga tatlong buwan, mga ganyan naman. Madalas ako magpalit ng bearing doon. Kasi nga, lubak-lubak dito. Ang madaling masira doon, yung bearing sa harapan. Dalawa. Gulong sa harapan. Hindi naman dito gaanong kalubak-lubak talaga na mahirap ang daan. Matigas naman ang daan dito. Hindi ka naman mai-slide dito. Sa tagal-tagal ko na rito sa kalsadang to na dumadaan, awa ng Diyos, hindi pa naman ako na-slide dito. Wala pa naman na-slide dito na ano. Pero lang siguro kung lasing ka talaga, eh tayo naman, hindi naman tayo umiinom ng alak. Tubig lang. Ayan o. Bali, wala lang sa XR to eh. Oh. Tumatakbo pa nga ng 50 rito oh. Oh. Bali, wala lang sa kanya, di ba? Kaya lang, dinadahan-dahan ko lang kasi sigurado lahat ng putik sasaluhin mo. Yun, no? Di ba? So, iyay. Yan ang kinabubuhay ng mga tao rito pagkuha ng kahoy. Kasi yung kahoy na yan, magandang klase yan. Yung rubber tree yan eh. Madaling lumiyab. Binibenta yan sa ano? Sa downtown ng Kabasalan. Kasi yung ibang tao rito, kahoy pa rin ang ginagamit, hindi gasol. Yun, walang wala talaga tulad namin. Kahoy lang din kami. Pero meron naman kaming gasol. Ginagamit lang namin yon pagka kung pang emergency, mga ganyan. Kung pwede naman magkahoy kay masarap kasi ang kahoy pang luto ng pagkain. You know, putik talaga rito. Nakakaawa talaga ang motor dito. Buti na lang ako, meron akong sariling karawasan sa bahay. Pinagkakakitaan ko pa yun, hulog-hulog 5 piso. Kaya yun, ang kawawa ang motor mo dito. Ang putik lagi. Ah, yun o. Ah, grabing putik na yung legs ko. Ayun, putik na naman. Adventure lang tayo, mga guys. Ah, ipapasyal ko lang kayo rito. Ito yung purpose ng aking vlog. Pasyal-pasyal lang. Sa mga ibang vlog ko, dito lang talaga yung mga vlog ko. Kung makikita nyo, i-review nyo, subukan nyo i-review yung mga vlog ko. Dito lang talaga ang dinadaanan ko. May dinaanan man akong iba, ini-invite lang nila ako noon para mag motor-motor sa bundok. Papahiramin ako ng ibang motor para yun, magda-trail lang kami. Diba? Magandang transportation tong motor eh. Yun oh. Pero yun mo, ang pamasahe rito hanggang sa downtown ng Kabasalan eh. To, may ganun kasi rito mga purok-purok eh. Purok 1, purok 4, purok 2, saka purok 3, purok 4. Yung pinakamalayo rito is 40, purok 4. Kaya yun. Yun oh, tulad yan.
Tignan nyo naman, may daan, ito mo. May dalang sa, ano, ayun o, saging yan. Yan ang transportation ng dito ng mga tao. Oh my God. Putik dito ah. Uphill tayo ngayon, uphill. Ah. You know, malakas talaga itong XR eh. Believe lang ako sa XR na to, matipid pati. Matipid. Saka itong XR namin, naikot niya na ang buong Zamboanga Peninsula. Ibig sabihin ng peninsula, from Zamboanga City, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Zamboanga Sur. Kung titignan nyo sa mapa, yan is malaki-laki din ang area ng Zamboanga. From Zamboanga, from Cabasalan nga pala, sorry, from Cabasalan to Zamboanga is 555 kilometers. From Cabasalan sa amin, sa bahay, to Dipolog City is 195, pero 200 na rin hanggang sa downtown. Kasi yung bahay namin, medyo dito lang sa Dipolog eh. To at 195 kilometers. Dito naman sa Pagadian, halos same lang sila ng Zamboanga City. Nag-aano lang yan, pumapatak lang ng 145, mga ganyan. 145 kilometers. Mas malapit dito sa Zamboanga Pagadian City. Kaya yun, lahat to na, lahat yan, mga napuntahan na itong XR natin. Yan, dito na yung Purokdos. Ito na yun, hanggang dito lang ako sa Purokdos na to. Itong Purok na to. Ang daldal ko, no? Yeah, siya nga pala, kaya nagpunta ako dito. Susunduhin ko ang aking asawa at ang aking anak. Tapos, sabi kasi nila, meron daw, ano, nasaan kaya yung aking asawa dito? Kasi marami kaming bahay dito. Ito, bahay namin. Doon sa kamila, bahay namin. Dito kila Pastor. Ay, nag-ano na nga sila. Kaya isisilong ko lang itong motor. Daling ko lang dito sa bahay para hindi mabasa ang upuan. Yun, no? Yun, no? Yun. Ay. Tignan natin, ipapakita ko sa inyo yung motor, yung dumi ng motor. Yung, alam mo niya naman, yung dinaanan ko, puro putik. Teka, tatanggalin ko sa helmet ko. Ipapakita ko sa inyo. Ayan o. Ayan. Diba, sobrang putik. Pinakita ko sa inyo to dati, yung mga putik-putik na yan. Wala naman problema yung putik na yan. Kasi pagdating ko sa bahay, ay huhugasan ko naman yan. Kasi meron akong karwasan doon. Ayan. Diba? Putik. So, tignan nyo naman, ba guys, ang putik niya, no? Oh, yung dinadaanan namin lagi. So, guys, hanggang dito na lang ang aking vlog. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay lagi sa akin. God bless you. Maski pangit ang aking mga video, manood naman kayo. God bless you. Bye!